Hi guys! Kumusta kayong lahat dyan? Sa lahat ng mga guro sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga Pinay teachers around the globe, Happy New Year po sa ating lahat. So, ang oras po ngayon ay alas 5:20 ng hapon, Texas time or Central time. Sa muli po, nagbabalik si Pinay Teacher in America at meron na naman po tayong tatalakayin or i-discuss sa hapong ito tungkol po ito sa magkano nga ba talaga ang sahod ng isang guro sa Amerika. So, kagaya ng mga previous vlog ko po kung saan ay sa una kong pagpunta dito sa Amerika, nakapasok ako sa isang charter school. Charter school, ibig sabihin ay under the roof of a school district but run by individual. So, sa pagkakaintindi ko, parang binibigyan sila ng budget ng gobyerno para mag-run ng isang school at run by individual, kumbaga. So, yan ang school na napuntahan ko dito sa Amerika, sa Houston, Texas. So, sa pinirmahan ko na pinadalang kontrata sa Philippines via my agency, ang nakasa doon ay, as I remember, parang 38,200. Yun ang kontrata. So, kung kukumpitin mo, susumahin mo talaga at i-convert mo sa pera natin sa peso, medyo malaki na nga. Tapos, syempre, kailangan mo talagang in my part, kailangan kong umalis ng panahon na yon kasi ang dahilan ko nga ay tatlo yung kolehiyo ko. So, para sa akin, enough na yon. So, therefore, yun nga, pinarbahan ko yung kontrata hanggang sa dumating ako dito sa Amerika. Pero, nung dumating kami dito, since kailangan namin mag-placement, syempre, kailangan namin bayaran yung placement. So, yung 38,000 a year na yon. By the way, usually, ang pipirmahan mo ditong kontrata is yearly. So, yung kontrata ibibigay sa'yo, nakasa doon yung yearly contract salary mo. So, syempre, babawasan pa yon ng tax, ng insurance mo, ng Medicare, ng SSS. So, konti na lang ang matitira sa'yo. And then, yung school pa namin na napuntahan ko, once a month lang siya magsweldo. So, kumbaga parang Pilipinas. Hindi naman ako nanibago kasi ganun din naman tayo sa Pinas. Pero, medyo doon ako na-struggle sa pagbabayad ng placement fee. Kaya, yung halaga na yon na 38,000 a year na sweldo, medyo talagang, kumbaga parang, it's really hard to meet both ends. Kaya, and then, during that time, yung visa ko, hindi pwedeng mag-moonlighting. Ibig sabihin, maggawa ng part-time job. Not unless within the school or school district. So, hindi talaga ganun kalakihan yung sweldo ko sa una kong school. Tapos, magbayad ka pa ng bahay mo, magbayad ka pa ng kung ano-ano. So, sa sunod kong vlog, yun ang tatalakayin natin. So, yun nga, 38,000, I think 38,200 yung naging sweldo ko dito. Tapos, kailangan kong magbayad ng placement fee dyan sa Pilipinas. So, pero sa tingin ko, during that time, pwede ka naman mag-refuse to accept the contract. Kaya lang in my case, kailangan ko talaga yung trabaho at kailangan kong makaalis na because of a lot of reasons. And then sa susunod kong vlog, sasabihin ko kung ano yung mga bagay-bagay na dapat bayaran sa ganung sweldo. So, para sa akin, nung time na yun nung una kong punta dito, hindi gaano kalaki yung sahod ko kasi nga ay sa dami pa ng dapat bayaran pagdating dyan, sa dapat bayaran dyan sa Pilipinas. So, yung 38,000, i-divide by 12, so magkano na lang more or less like
2,800 or 3,000 a month. That is a month, di ba? So, yun. So, hindi kalakihan. Pero, kung gusto mo lang talagang makaalis at mag-umpisa, para sa akin, pwede na yun. Di ba? Kasi tayo naman mga Pilipino ay kalimitan sa atin ay nag-uumpisa naman talaga sa mababa. Pero, ayun nga, nakasurvive naman so far. Nakadalawang taon naman ako dun sa school na yun. At sa susunod ko mga video, sasabihin ko sa inyo kung saan ako lumipat na state after ng school ko dito sa Houston, which I received $38,200 a year. So, yan po mga kaguruan, guys, at sa lahat ng mga Pinoy around the globe, yan po yung sahod ko noon, in my case, during that time, 2015, nung nagturo ako sa Houston, Texas. So, bye for now, and I hope everyone is having a good time during the new year. God bless everyone, and stay safe. Bye-bye!